Yeah, magandang umaga po mga kabayan, Kuya Ron's TV Vlog. At nakakasad lang po no, dahil ito pong project na ito ay ganito po ang nangyayari ngayon. Sobra din kaming nagtataka no, dahil nga po ilang bagyo naman yung dumarating dito pero hindi ganito kadaming mga basura yung napapadpad dito. At ito nga po ay nagbibigay hope sa atin itong project na ito, itong Manila Bay Rehabilitation. Kapag nadadaan tayo dito, parang nakikita natin na may pagbabago at nakaka-happy ng pakiramdam kasi nakikita natin may pag-asa. Pero sa ngayon po, sobra akong napapaisip no? Dahil nga po sa mga basura na napapadpad po ngayon. Kaya sana po kung napapaisip lang po kung napaka sabotahe nga po ba ito or what. Pero sana po ay magkaisa na lang po sana lahat no. Kung ito man po ay natural lang na talagang dala ng panahon ay nawa po sana ay magsilbing babala ito po sa atin ano. Ito pong Manila Bay at yung rehabilitation na ito ay maipapakita pa sa mga susunod na henerasyon at magtatamasa pa ang ating mga anak, mga apo, mga kababayan ano, na minsan ito ay naging dagat ng basura at ngayon nga po ay pinipilit makabangon. Pero sa nakikita po natin ngayon ay sobrang nakakalungkot. Pero maasa pa rin po tayo na sana ay maging malinis na itong ating kapaligiran kasi para sa atin din naman pong lahat ang mga ginagawang ito na pagbabago.
malawak po ito pagka kayo napasok dito sa loob. Akala nyo maliit lang tingnan ano, pero pagka kayo nakapaglakad dyan, sabi nyo wow, ang lawak din pala. So dyan kanina yung nag photo shoot or nag video kanina no, parang video para sa kanilang ano, may pinopromote si Miss Manila. I think pambato yata natin yan sa Miss Philippines eh. Yung kanina na nag photoshoot dito at nag video shoot. Doon siya nag video shoot sa may rock garden. Tapos ito yung naging area ng contractor ano na gumagawa dito sa Dolomite Sands. Since patapos na dito, I think nasa lagpas 80% na no, kasi nung nakaraan 80% eh nang tapos itong area na to, yung phase 1. Nagtanggal na rin po sila ng mga gamit dito. So matagal na panahon na hindi po natin to na tatanaw yung pagka naririyan kayo sa may labas o may bahon. So ayan, malapit na po nating mapasok kahit hanggang dito. Ayan, kahit mag-update po kami palagi sa inyo, kaming mga Manila vloggers, para may balita po kami sa inyo about sa progress dito po sa nangyayari sa Manila Bay. Ayan, itong comfort room natin, malapit na to. Ayan. Kapag natapos to, ako, nakakatuwa na no, kasi mga kababayan natin ay may magagamit ng palikuran dito. So dalawa po itong comfort room dito, isa rito saka dun sa may papuntang Manila Yacht Club.